ilalagay na natin ang ating ilalagang katalungan dito sa ating nag-uumapoy na tungko. Ayan, kaway-kaway sa mga nakakamis ng ganito kalinis sa tungko. Wow! Although kahit ganyan, masarap magluto dyan. Ayun nga lang, talagang kinakailangan ng matinding pag-ihip kapag nawawala ang apoy. Hi mga kabukid! Magandang umaga! Sobrang aga ko dito sa garden. Alas 5:30 pa lang ngayon. Medyo madilim-dilim pa. Tingnan nyo naman ang ating background dito sa ating mini spot. Medyo makulimlim pa. Medyo madilim pa. Mahamog pa. Malamig pa. Tingnan nyo naman ang ating garden. Wow! I'm sure hindi nyo natatanaw kasi nga maaga pa tayo. Umaga tayo ngayon kasi kukuha tayo ng pang-breakfast. Wow! Gagayahin natin yung ginawa ni, ano, ni Bea Alonso. Kukuha tayo ng pang-umagahan, pipitas tayo ng talong, tapos lulutuin natin yun sa bahay natin. From farm to table. Ayan. Wow! From farm to table, shushal. Ayan ang ating magiging vlog for today. Kaway-kaway sa mga gusto ng mga fresh dyan. Ayan, kuha muna tayo ng ilang piraso, tapos lulutuin natin. Sige. Hi, bye. Mga talong, magandang umaga sa inyo. Ako ay kukuha muna ng bunga ninyo. Basis kasi sa pag-aaral mga magagaling. Basis sa pag-aaral. Ayun, may malaki ito. Maganda raw pumitas ng talong kapag hindi pa masyado sumisikat ang haring araw para ang talong daw ay medyo manamis na miss. Wow! Totoo kaya ito? Makapatunayan natin yan. Kuha muna tayo ng ating lulutuin sa ating umagahan. Ang vlog na ito ay tatawagin natin From Farm to Table. Wow! Bea Alonso ka, girl. Ayan, kunin natin to. Wait lang. Ayan, putulin natin sa bandang taas. Ayan. Ayun. Uy, ang laki niya, oh. Wow! Got it! Woo! Mga ilang piraso ang kukunin natin. Yung sakto lang. Yan, pwede na to. Wow, ang laki, grabe. Ayun. Look at that. Wow! Two down. Meron na tayong dalawa dito. Gahanap pa tayo. Bali, tatlo, okay na yun. Ang kakain lang naman ay ako. Dahil mga kapatid ko naman ay medyo tanghali na sila nagigising kaya. Bahala sila sa buhay nila. Pero kung may matira, bahala sila. Tanghali na kasi nagising yung mga yun eh. Ito siguro okay na to. Ayan. Wow, ang ganda laki oh. Wow! Let's get it on! Skit! Mimi ah. Ayun! Wow. Kipa natin. Medyo dumumi. Ayan siya. Laki oh. Wow. Wow! Ayan. At nakakuha na tayo ng tatlo, which is tamang-tama to para sa ating gagawing tortang talong ngayong umaga, ngayong umagahan. Ayan, medyo mahamog-hamog pa ang kapaligiran, tingnan nyo naman. Wow! Sige, dali na natin to sa bahay mga kabukid. Let's get it on! yan. Ayun. Ayun. Grabe, ang ganda ng kulay niya. Oh. Sige, tara na mga kabukid. Lutuin natin to na may pang-umagahan na tayo at ako'y nagugutom na rin naman. Thank you mga katalong ngayon. Nawa ay mamunga pa kayo ng husto. At bigyan nyo pa ako ng maraming buka para maraming money. Char! Ayan. Bye mga talong. Uwi muna ako sa bahay. Balik ako mamaya. A few moments later. Hi mga kabukid! Ayan, nandito na tayo sa bahay. Nandito tayo sa kusina, sa aming maduming kusina. Pagpasensya na po ninyo ang aming kakusinaan dahil ito ay sadyang tirahan po talaga ito ng mga animals. Char! Nandito na tayo ngayon sa ating kusina at mag-uumpisa na tayo magluto. Ito na yung ating lulutuin talong. Una, lalagain muna natin siya. Ayan. Optional naman siya, pwede nyo siyang lagain or kung may time kayo, pwede nyo siyang ihawin. Pero much better sana kung iihawin. Kaya lang, nagugutom na ako. Yeah, okay lang, lagain ko na lang siya. Tapos, saka natin ihahalo mamaya yung mga ingredients para sa ating pagtotorta. Ayan, lalagain na natin yan. Pagpasensyahan nyo na po. Grabe, ang mga hugasan, nagkala, nakakaloka. Sibag talaga ng mga kapatid ko. Wala akong masabi. They are so obedient. Sige, wait lang at lalagay na natin itong ating mga katalungan. Doon tayo sa ating
kung madumi ito, mas madumi yung pupuntahan natin sa aming dirty, super dirty kitchen. At yun na nga mga kabuhit, nandito na tayo sa pinaka dirty kitchen sa balat ng lupa. Ay, ilalagay na natin ang ating ilalagang katalungan dito sa ating nag-uumapoy na tungko. Ayan, kaway-kaway sa mga nakakamiss ng ganito kalinis na tungko. Although kahit ganyan, masarap magluto dyan. Ayun nga lang, talagang kinakailangan ng matinding pag-ihip kapag nawawala ang apoy. Ayan, tingnan muna natin. Ayan, kuha tayo ng panggatong dito. Dahil ang ating mga kaapoyan ay mabilis sa sumisiklab. Oh, nakikita nyo naman may sinaing na. Luto na ba? Wow! Lutong-luto na at umuusok pa. Ayan po ang aming dirty, super dirty kitchen kung tawagin. Magpasensyahan nyo na po mga kabukid, talaga tayo ay mga pinanganak na dukha. At talaga tayo nabubuhay ng karukhaan. Pero bagamat ganun pa man, masaya naman tumira sa ganitong, sa ganitong sistema. Yan ang mga appreciate mo lang talaga ang mga ginagawa ng isang mahihirap na mamamayan. Ayan, intay natin siyang kumulo at pagkakulo niyan, pwede na yung durugi na sa, sa isang plato. Tapos ihahalo na natin yung mga lok, parang dami naman lok, itlog ng mga ingredients niyan after pag nalaga na. Siguro mga 15 minutes, wait lang natin. At yun ang mga kabukid, habang inaantay natin na kumulo yung nilalaga natin, umpisa na nating batihin ang ating itlog, which is ang gagawin lang naman natin ay basic na torta, yung ginagawa ng isang pangkaraniwang tao sa isang talong kapag nagtutorta ito. Hindi na natin lalagyan ng mga twist na kung ginagawa ng iba kasi masyadong mahal. Wala tayong pambili ng mga ganong kamamahal ingredients. Which is ang gagawin na lang natin ay mga simpleng pagluluto ng torta. Ayan, basic torta ito para sa mga mamamayang Pilipino. Para sa mga mahihirap na makaka-relate. Ayan, para sa mga kabukid natin siya. Ayan, lulutuin na natin siya. Ayan, babatihin na natin yung itlog. Habang inaantay natin kumulo yung nilalaga nating torta, batihin muna natin. Tapos, lagyan natin ng konting toyo. Para sa may mga toyo dyan. The white. Yan. Haluin na natin. Ganun lang, konti lang. Parang, kumbaga, isang tablespoon lang na toyo. Okay na yun, basta may konting alam. Tapos, may mga pa ganun sila, oh. Paminta, nagpo-focus ba? Paminta. Tagpipisong paminta lang. Grabe ang ingay ng aso, nakakainis. Pasensya na kayo sa aso. Baka mga gutom na yun. Ayan. Medyo tanghali na rin kasi. And, that's it. Pag ready na yung nilalaga natin, pwede na natin itong ilagay sa talong. Pwede na natin itong ibudbud. Eh, ganun lang kasimple mga kabukid. Nasa sa inyo naman kung lalagyan nyo siya ng mga ibang ingredients pa. Checkin na natin kung lumalambot na ang ating katortahan. Yan. Para malaman na, yun, medyo nagbabrown na siya. Tusukin natin ang tinidor. Wow! Eh, medyo malambot-lambot na. Konti pa. Bagamat malakas ang ating mga kaapuyan, talaga naman talaga naman nagsumisiklab ang ating tungko. The heat is on. Wait lang natin mga 3 minutes pa siguro. 3 minutes. Dali lang. Balikan natin. And there you have it mga kabukid. Luto na po ang ating luto na po ang ating talong. Kita-kita nyo naman na mamraw na siya. Ibig sabihin, luto na siya. At yun, ilalagay na natin siya dito sa ating mahiwagang plato. Tapos yan, ganyan gagawin natin. Yan, pipisain lang natin ng ganyan. Ganyan din ba yung ginagawa ninyo mga kabukid? Talaga ako lang yata ang gumagawa ng ganito. yan. Medyo, bagamat medyo matigas-tigas pa yung taas. Pero okay na rin naman. Kaya naman ng tinitor. Yan, pisain lang natin ng ganyan. Pisa. Yun. Medyo palaparin natin. Kasi, ayan, much better talaga yung iniihaw to kesa sa ganito. Kasi kapag iniihaw mo siya, parang tinatanggal yung balat, tas malambot na. Kesa dito sa nilaga,
Ang kaibahan lang naman, ang kagandahan naman itong nilalaga lang, ay yung kasama na yung balat. Ang sabi nga nila, nasa balat ang sustansya. Wow! Mga kabukid, nakaka-relate ba kayo dito sa aking pinag-aagawang ito? Ako lang gumagawa itong kalokohan na to. Nagugutom na ako. Wait lang. Yan. Palapari natin ang ganyan. Yan. Medyo matigas sa part. Ayun, pagkatapos nating matapos nating pisain mga kabukit ang ating mga katalungan, ilalagay na natin ang ating binating itlog. Ayan, mag-aapa-apoy lang tayo dito sa ating lutuan at tiyempo ilalagay na natin. Nox, nakasilingin tayo ngayon kasi nga medyo mainit na din sa tungko natin. Kaya gamitin na muna natin to bago maubusan ng gas. Yay. Lagay natin mantika. Yan namang ginagawa natin kapag nagtitipid tayo sa mantika. Ikalat lang natin ng ganyan. Ayan, ikalat natin. Grabe, sobrang pagtitipid na talaga to. Wait. Kailangan painitin muna natin yan bago natin iprito ang ating tortang talong na basic. Ayun, at mainit na. Ilagay natin ng kaunti pa. Ay, parang naparami yun ah. Antayin na natin. Mabilis lang yan. Tapos na tayo sa ating buwis buhay na torta. Buwis buhay. Ayan na, titikman natin kung masarap ba ang ating katortahan. Fresh na fresh, organic, at talagang no chemical ang ating katalungan. Wow. Talaga naman ito, alagang-alaga ng yours truly. Tikman na natin. Ang sarap! Ang sarap! Ayos! Pwede na tayong mag-asawa. Masarap siya talaga mga kabukid. Kaya, bago pa ako magutom at kainin ko yung nagka-cameraman. ayan, kumain na tayo. Tara, mag-aaral tayo kumakabuhin. Let's go! Tara na!